First part of this video is ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapag-order ng GCash Mastercard gamit lang ang GCash application mo. Second part of this video is ituturo ko sa iyo kung paano i-link ang GCash Mastercard mo sa GCash account mo. Third part of this video is ipapakita ko sa iyo yung actual video kung paano mag-withdraw sa ATM machine gamit ang GCash Mastercard mo. Kung napanood mo na itong last video ko on how to order GCash Mastercard na umabot din ng almost 400,000 views, is updated video lamang ito dahil meron konting nagbago sa process at sa price ng GCash Mastercard. Wala nang intro, simulan na natin to. So, nanguna is open mo lang yung GCash account mo. Log in using your 4-digit MPIN. Ayan, so i-click mo lang yung view all GCash services. And then, scroll down mo lang. May makita ka dyan sa fund management na cash out. Click mo lang yung cash out. And then may makikita ka dyan na GCash Mastercard. Ayan, so may dalawang option dyan. So deliver or pick up. So click mo lang yung deliver. Make sure you have sufficient balance in your GCash wallet. So dapat merong laman na at least 215 pesos yung GCash account mo. 150 pesos para sa GCash Mastercard and 65 pesos para sa delivery ng GCash Mastercard nationwide. So ibig sabihin kahit nasaan ka sa Pilipinas is 65 pesos lang yung delivery fee. And then fillapan mo lang lahat ng recipient information na ito. So your full name, your active mobile number. So dapat active yung mobile number na ilagay mo dito. So delivery information, so dapat is tama yung delivery information mo to avoid some delays sa pag-deliver ng GCash Mastercard mo. So dito sa province, select mo lang kung saan province ka. And then dito sa city or municipality, select mo lang kung nasaan city ka. Sa barangay, select mo lang kung nasaan barangay ka. And then dito sa zip code is automatic masiset na siya after mo malagay yung address mo. So dito naman sa house number and street address, so kung di mo alam yung house number nyo, so ilagay mo lang kung anong purok ka or yung street address nyo. So dito naman sa landmark is optional lamang ito, pero I suggest na lagyan natin ito para mas mabilis tayong matuntun ng rider or ng magdi-deliver ng GCash Mastercard natin. After that is i-review mo lang lahat ng information na nilagay mo. And then double check, make sure na tama yung details. And then check mo lang itong I accept the terms and condition and then click next. Ayan, so pay 215 pesos. So yan yung mababawas sa balance ng account mo. Ayan, so order successful. So ayan, ganun lamang kadali. So please expect your card to be delivered within 10 business days. So ibig sabihin, excluded dito ang Saturday and Sunday. So ayun na nga, dumating na nga yung GCash Mastercard natin. So nag-order tayo last April 2, 2022 and dumating siya ngayon lang April 13, 2022. So pasok siya sa 10 business days. Once na dumating na yung GCash Mastercard mo, is ganito lamang yung gagawin mo para i-connect ito sa GCash account mo. Unang-una is open mo lang yung GCash account mo. Log in using your 4-digit MPIN. And then click mo lang itong profile. And then click on my linked accounts. And then click mo lang itong GCash Mastercard. And use your GCash Mastercard. So click mo lang yung add a card. And then may magsisend sa'yo ng authentication code, 6-digit authentication code. So ilagay mo lang dito yung 6-digit code na matatanggap mo. After that, click on submit. Ayan, so enter your card information. So enter mo lang dito unang-una ang
last 4 digits ng card mo. So makikita mo ito sa harap ng card, yung last 4 digit yung ilalagay mo dito. And then ilalagay mo rin dito yung virtual account number ng card, na kung saan is makikita mo ito sa likod ng card. 12 digit card number ito. Click mo lang yung next. Ayun, so your GCash MasterCard is now linked. So next natin na gagawin is kailangan natin mag-nominate ng PIN. So dati kasi yung PIN ng GCash account mo, yun na din yung PIN ng GCash MasterCard mo. So ngayon is bago na siya for security purposes. Kailangan mo na mag-nominate ng 6-digit PIN. And then confirm mo lang yung 6-digit PIN and click on next. So yan, GCash MasterCard linked. So ganun lamang kadali mag-link ng GCash MasterCard mo sa yung GCash account. So kung gusto mo naman mag-reset ng PIN is click mo lang yung card mo. Ayan, makikita mo dyan lahat ng details ng card mo, yung expiry date, and meron dyang option na reset card PIN. So hindi mo na kailangan pumunta ng ATM machine para i-reset yung PIN ng card mo. At pwede mo rin i-lock yung card mo in case na mawala ito. Pwede ka rin mag-link ng up to 3 GCash MasterCard sa GCash account mo. Ayan, so tingnan muna natin yung laman ng GCash account ko. Ayan, meron siyang laman na 329 pesos. So susubukan natin mag-withdraw ng 300 pesos. So dapat meron siyang exceeding na 15 to 20 pesos kasi merong charge na 15 to 20 pesos depende sa bank. Ayan, so nandito tayo ngayon sa PNB na ATM machine. So make sure na alam mo yung 6-digit PIN mo, or huwag mong kakalimutan yung 6-digit PIN ng GCash MasterCard mo. So yan, so lumapit lang sa ATM machine, and then ganito dapat yung pwesto ng card. So ayan, pasok mo lang. And then enter mo lang yung card details or yung PIN ng GCash MasterCard mo, 6-digit PIN. And then click mo lang yung withdraw cash. And then meron ditong reminder na for cards issued locally, so meron siyang charge na 15 pesos. So for cards issued abroad naman is 250 pesos yung charge niya per transaction. So 15 pesos lang yung charge dito sa PNB na ATM machine. Click mo lang yung yes. And then click mo lang yung savings. And then enter mo lang yung kung magkano yung i-withdraw mo. So sa akin is 300 pesos lang yung i-withdraw natin. Ayan, after that is click mo lang yung confirm. Ayan, so kunin mo na yung card mo. So ibig sabihin is successful na yung transaction natin. And then kunin mo na rin yung cash. Ayan, so 300 pesos. At kunin mo rin yung resibo. So meron nga palang ibang ATM machine na hindi ka makapag-withdraw ng below 500 pesos. So ayan, so nandito na yung resibo. So baka magtaka ka, sa available balance mo is 0 yung nakalagay dyan. So i-check mo na lang sa GCash account mo. So doon mo talaga makikita yung totoong balance mo. Ayun, so ganun lamang kadali mag-withdraw sa ATM machine gamit ang GCash MasterCard mo. So thank you so much for watching and God bless. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon.